haben sa iyong lahat. Tayo ay muli na naman sa pang-apat na linggong matapos ang kapistahan ng Epifania. Ay hinahamon ng Panginoon. Hinihimok upang tayo ay tumalima sa kanyang mga aral at kautusan na binigay niya sa atin. At napakahalaga na tayo ay magbigay ng buong atensyon, magbigay ng buong pagtugon sa ating Panginoon sa kanyang binigay sa atin. Ang ating paksa po sa araw na ito, yung linggo ito, ay ang pinagtibay dahil sa pagpapala. Nais kong simulan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na binigay niya sa kanyang mga kasama. At papansinin natin, bagamat maraming tao nandun, sabi nga doon, napakaraming tao kasama niya sa bundok na umakyat. Subalit hindi po lahat ito ang ginausap niya. Pagkaupo niya, sabi doon, lumapit ang kanyang mga alagad niya. Mga minamahal, yung pulang lalapit sa Panginoon ang magkakaroon ng mensahe niya. Maraming tao ang nakakakilala sa Diyos, subalit pagkilala lamang sa panlabas, kinakailangan tayo ay lumapit. Ngayong araw, kayo ay lumapit ngayon at sumimba. Nawa ang Panginoon, pagpapala ng Panginoon ang siyang umabot sa ating lahat. So, pagkalapit nila, siya ay nagsimulang magturo at siyang pinagpalang salita ang makikita natin dito. Sabi, pinagpala ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos pagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala rin daw ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pang-apat, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Panglima, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pang-anim, pinagpala ang mga malinis, ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pang-pito, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing mga anak ng Diyos. Pang-walo, pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. At ang pangsiyam, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan at pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, dahil daw kay Kristo. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong pala sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Siyang na pinagpala po yan. Na sa kapanahunan natin, ang pagkakaintindi natin ng pagpapala ay iba. Iniisip natin ay mga material na bagay lamang. At hindi natin sinasabing hindi pwede yung pagpapala sa material. Subalit, nalilimot na natin ng napakalaki kung yun lamang ang ating pag-iisip. Dahil ang tunay na pagpapala ay mas malawak pa kaysa sa mga material na bagay. Huwag po tayong mag-alala at
Marahil ay maliit lamang ang ating bahay, wala tayong masyadong naipon. Hindi po yun ang batayan ng tunay na pagpapala. Dahil 9 beses inulit ng Panginoon, wala pong sinabi dyan na nauukol sa material na bagay, kung hindi mga bagay na nag-uugnay sa ating katangian bilang Kristiyano. Ano ba ang ibig sabihin ng pinagpala? Ang pinagpala, wika nga, or ang blessedness, ay isang maging masagana at puspos at umaapaw sa biyaya. Pero ang biyaya po ito ay hindi po sa pang-isikal na biyaya. Tingnan po natin sa unang Korinto, yung ating pangalawang pagbasa ngayon, sa unang kabanata, sa walang ko sa 4 na talata. Nasa po kanina ito, pero uulitin ko po kung hindi natin maaaring masyadong napakinggan. Sabi po doon ni San Pablo, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun, ito po ako sa narinigan. Magsisiya sa amin niyo ang history, yung mga nakaraan at pag-aaralan ninyo. Itong kausap ni Pablo ay mga Kristiyano, hindi naman Batikan at mga tanyag ng panahon nun. Hindi sila mayayaman, bagkus mahihirap na sila. Sabi doon, pinagpala ang binigay sa kanila. Susunod na verse 5. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Yung pala ugat ang pakikipag-isa kay Kristo. At ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Blessed po tayo, hindi nagkulang sa kahit na ano ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Tinatanggap po ba natin itong katotohanan ito? Amen. Sa ating buhay, tayo ay pinagpala. Paano natin ngayon maigagawad makikita ng mas lubusan pa ang pagpapalang ito sa ating buhay? At yun po ang tingnan natin sa aral natin sa hapon ito. Paano nga ba, dahil sa madalis tayong maapektuhan ng napapanood natin sa telebisyon, kung kayo ay nagpe-Facebook, sinusundan nyo ang mga kaibigan nyo sa Facebook, kumakain sa mga mararamihang restaurant, maganda mga kasamang tao, may bagong suot na pantalon, may bagong sombrero, may bagong relo, palaging nagkaganon. Yun ang mga kinukunan. Hindi natin alam, hiniram lang pala yun. Tapos magpapakuha, mag-picture-picture tayo, tapos ipopost sa Facebook. Akala naman natin na tayo, madali tayo malinlang, akala natin, ang ganda pala ng buhay ngayon ni Kaepren. Ang ganda pala ng buhay ngayon ni Aling Gloria. Eh, hindi natin alam nahiram lang pala para magpapicture. Huwag po tayo magpapadala doon sa mga ganung bagay. Dahil panglabas lamang po yun. Hindi ko po sinasabi at kinokondima ng mga ganung postings. At hindi ko sinasabi masama. Kaya alam mo po, kung sinasabi ko po, huwag na tayo magpapadala sa lahat ng mga bagay mo. Mas maglalike na tayo. O kaya nasabi natin, Roberto Orbina like this. Pakikita natin picture ng isang friend ni Roberto Orbina. May suits ko na mararamyat. Maganda. Magpa-party ng mga kasama ng mga babae. Maganda! Sabi na po talaga pinagpala siya. Pinagpala. Ito po ang batayan ng pagpapala. Ang tunay ng pagpapala sa buhay ng tao. Na kinakailangan natin maging sandigan, maging pundasyon ng ating yun ang tunay na pagpapala. Ano-ano ba ang mga bagay na kinakailangan natin tandaan ukol sa tunay na pagpapala? Sabi nga, unang-una,
Para makita natin ang tunay na pagpapala, kinakailangan ay lumakad tayo sa kabutihan. Ano ibig sabihin nito? Sabi sa Mika, binasa natin kanina, kaanim na kabanata, talatang ikawalo, itinuro na sa niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, magpatuloy mong magmahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Napakasimple ng buhay. Ito po ang pinakita na ng Panginoon na lumakad sa kabutihan ito. Sabi doon, itinuro sa inyo kung ano mabuti. Ito yung mabuti, lumakad tayo doon sa kabutihan yun. Na tayo nga ay makita natin ang nais ni Yahweh. Simpleng-simple, maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay, patuloy natin mahalin ang kapwa, at maging mapagpagbaba sa pagtungo sa ating Diyos. Sumunod po tayo doon, ito ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ito ang isa sa mga magpapakita at magpapamalas ng tunay na pagpapala sa ating buhay. Pangalawa, hindi lamang tayo lumakad sa kabutihan, sabi doon, iwaksi ang mga gawain mali. Bago po nitong ikalimang kabanata ng Mateo, sa ikaapat na kabanata ng Mateo, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi. Matapos doon, sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Andiyan na po ang pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay, pagwawaksi ng mga bagay at gawain mali sa ating buhay. At ang banal na Espiritu po na nasa atin ang siyang magtuturo sa atin ng mga bagay-bagay na iyon. Sabi nga sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ang banal na Espiritu ay pakikita sa atin, ikokonvict po tayo ng ating mga kakulangan. So, yung tinatawag natin minsan konsyensya, yun ang abilidad na makinig sa tinig ng Diyos na nasa atin at para sabihin natin, mali o tama ang ating dalawang. Meron kang gusto, medyo nang daya ka, pero hindi mo matanggap, binabagabaga. Sino yun? Ang banal na Espiritu. Kumakatok sa puso mo at sinasabi, uy, kapatid, anak, ituwid mo yan. Mali. Pagsisi ka. Ang pagsisisi, sabi nga doon, ay ang pagtalikod doon sa mga bagay na ginawa natin mali. Hindi ang pagsisisi ay sorry ah, kamali ako, pero patuloy pa rin natin ginagawa. Hindi po yung simpleng pagsisorry lamang. Ang tunay na pagsisisi, sabi nga sa Biblia, ang Panginoon Jesucristo na mismo ang nagsasabi, ang pagtalikod sa ating mga kabalian upang ang kaharian ng Diyos ay dumating sa ating buhay. At taglay ng kaharian ng Diyos na yon, ang pagpapalang inaasam ng bawat isang nananampalataya. Bawat isa sa atin. So, lumakad na sa kabutihan, iwaksi ang mga gawain mali. At ang pangatlo, last pero hindi least, ang paghahanda na mamuhay sa buhay na inihanda na ng Diyos para sa atin sa kanyang kaharian. Sa madaling salita, may hinanda na ang Panginoong Diyos na kabuhayan. Ang kabuhayan masagana at marangya. Pero kinakailangan nating maghanda upang tayo ay mabuhay sa ganyang kaharian. Kailangan meron tayong mga gawing mga bagay at hakbangin
upang maianda natin ang ating sarili sa mga bagay na yun. No, kahit na sinong tao, kapag meron kang isang tungkulin, napakahalaga. Kung ikaw ay, sabihin mo lang, ikaw ay isang embahador, ambassador. Naku, napakagandang tungkulin po niyan. At maraming mga pagpapala yan. Kung sino-sino makakausap mo. Maraming mga bagay ang kung saan-saan po ka madadala, kung saan-saan restaurant mamahaling kakakain. Subalit, para maging embahador, hindi kahit sino pwede. Kinakailangan yung mga tao nagnanais maghanda, mag-aral ng mabuti, magsikap, magsaliksik, magpukul ng panahon para itihanda nila, hindi lamang ang kanilang kaalaman, hindi ang kanilang disposisyon at magdala ng pagkatao. Dahil merong mga protocol na tinatawag ang isang embahador. Tayo po ay tinatawag na ambassadors of Christ. Mga embahador po ni Kristo. At meron po talagang katangi-tanging posisyon ang ating buhay. Isang posisyong marangal at isang katangi-tanging tungkulin ang binigay sa atin ng Panginoon. Subalit kinakailangan natin maghanda. Ano-ano mga dapat natin isipin sa paghahanda nito? Una-una sa lahat, kailangan natin alamin na ang karya ng Diyos ay nauukol sa pag-ibig at pagmamahalan at hindi sa mga utos lamang. The kingdom of God is not about the law. It's about love. Ito ang karya ng Panginoon. Lahat pong ito na binigay natin, lahat ng tinatawag natin pagpapala na ating binasa kanina ay base po sa pag-ibig. Kinakailangan makita natin na ang pamumuhay natin sa kanyang kaharian ay pamumuhay ng buhay ng pag-ibig. Handa tayong magpatawad sa nagkulang sa atin. Handa nating, sabi nga doon sa ating binasa kanina, isa sa mga tungkulin, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. The peacemakers, gumagawa sila ng kaparaan para magkaroon ng kapayapaan, para magkaroon ng pagmamahalan, para magkaroon ng katiwasayan sa pamamahalan. Hindi pride ang umiiral, hindi parang masyado tayo mataas ang ere, hindi ako magpapatawad siya ng kamali. Hindi ako hihingi ng tawad dahil hindi ko naman kasalanan. Yun po ang pag-iisip kadalasan ng mundo. Ang Diyos, minsan isang bahay ng kasalanan ay walang ginawa. Pero siya umako ng kasalanan ng lahat. Yung ginawa natin, yung ginawa mo, ginawa ko, at ginagawa natin, at gagawin natin mga kasalanan, ay inubos niya na sa krus ng Panginoon. Dahil ang kanyang kaharian, si kaharian ng pagpapahal at pag-ibig. Kailangan natin kilalanin na ang pag-ibig ang dakilang utos dito sa kaharian ito. Kung tayo ay inihahanda ng Diyos sa kanyang inihanda, sa kanyang kaharian, kailangan natin makilala na ang kanyang kaharian ay kaharian ng pag-ibig. Walang taong hindi umiibig. Walang taong may daladalang kabigatan ang magkakaroon ng kasiyahan sa karyan-karyan. Kung palagi tayo may samalang loob sa kapwa, kung madali tayo magtanim ng mga sakit at binanakit, kinakailangan po i-release natin yan. At humingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. Humingi tayo ng tulong sa ating pura parokya. Humingi tayo ng tulong sa pastor, sa isang hari, mag-umpisal tayo upang maglinisan ang lahat ng mga bagay. Sabi nga sa pangalawang bagay na ating nilalaki, iwaksi natin ang mga gawain mo. Tanda po natin si Jesus na ipinako sa krus. Ang krus po ay tagumpay ni Jesus sa mga tagapamahala ng kadiliman na umiiral sa sanlibutan ito. Principalities, sa mga hukmong spiritual
na kasamaan sa himpapawid upang ang lahat ay mabigyan ng buhay. Sa krus po, doon niya pinalo at dinaig ang principalities and powers. Mga tagapamahala, mga bukbong spiritual upang mabigyan tayo ng buhay. Upang mabigyan ng laya ang mga umibihag, ang inibihag na mga tayo po ngayon hindi kalayaan. Because we are a child of God. Pero kung awitin sa English service natin na hindi natin maawin, pero pwede siguro pag request natin sa piyang mga awitin ngayon. Pero then, hindi ko umutang ko si Patron. Pero isang ang mita doon is, I will know no fear. I am a child of God. So, stampad ko na yun eh. Yan ka. Kilala ka na yun. Pwede ka, baka sumikat ang album na. Pero yun po, no, ang ganda ng awit na yun. Talagang, lalo na kanina, biglang parang tumama sa habang inaawit natin. Talagang pinalaya na tayo eh. Lahat ng mga tanikala, lahat ng mga bagay na umipigil sa atin para mamuhay ng tunay na buhay ng Kristiyano. Kanina nung inaawin natin, parang nakita ko nagka-vision ako, parang natanggal na sa buhay ako. And kaya ako masasabi, I have no fear. Wala na akong takot. I am a child of God. At yun po rin ang bawat isa sa atin. Tayo po ay anak ng Diyos. Wala na tayong takot. Pinalaya na tayo. Binigyan na po tayo ng kalayaan. Kalayaan upang maglingkod sa Kanya. Nang walang umahadlang at walang pipigil at walang nagpapabigat sa ating buhay. Yan ang nakita natin sa krus ni Jesus, sa krus ng Kalbaryo na ating pong kinataas sa tuwing tayo ay nagkakadikot-ikot dito. Yun po ang tanda. Kaya pa, sinasabi natin, di ba, mag-antanda ka. Palagi, mag-antanda, tanda po ng ano, ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Hindi po yan isang simpleng parang gumagaling lang tayo. Isang paalala sa akin, tanda ng bawat isang Kristiyano ng pag-ibig ng Diyos na nagpalaya sa atin mula sa pagkakabihag at pagkakamalipit ng kasalanan. Tayo ngayon ay mayroon sa kalayaan. Tandaan po dito natin na ang kaya ng Diyos ay awa, habag, at uspos ng pagmamahal. Lahat pong ito ay inihanda niya na sa atin, sa kanyang kaharian. Inihanda niya na po upang tayo, kapag natuklasan natin ito, ay makakalakad sa pagpapalang ating tinatalakay kanina. Yung pagpapalang yun, na puspos ng biyaya sa ating buhay ay atin na po. Subalit, handa na rin. Kinakailangan ihanda natin ang ating buhay. Sabi ni Juan, ika-14 na kabanata, ni Jesucristo pala sa Ebanghelyo ni Juan, 14 na kabanata, talatang 2. Sabi ni Jesus, sa tahanan ng Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa ba sa inyong pumunta kayo roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitir. Merong mga silid. Ngayon ito ay talinghagan. May mga silid na inihanda na ng Panginoon sa atin. Silid ng tunay na karamihan ng buhay at kasaganaan. Silid ng kapatawaran. Silid ng kapayapaan. Silid na nagbibigay ng kulay sa mundo natin. Silid na nagbibigay ng pagmamahal, ng pag-asa sa mga taong wala ng pag-asa. Maraming silid po sa kanyang tahanan na inianda niya na para tirhan natin. Para tirhan. Hindi po para matulog lamang ng isang gabi. Sabi po doon para tayo ay pumira. Manahan kasama niya habang buhay. Ngayon, ang katanungan, tayo rin ba ay abala
paghahanda, gaya ng paghahandang ginawa niya sa mga silid na iyon para sa atin. Nihanda ba natin ang ating mga sarili upang kilalanin natin ano nga ba ang dapat kong gawin para mahanda ko ang aking sarili? Ano ba ang kailangan basahin? Kinakailangan ko siguro pag-aralan ng Biblia. Kinakailangan ko siguro manalangin. Kinakailangan ko siguro patawarin ang aking kapwa. Kinakailangan ko siguro tulungan ang aking mga magulang. Kinakailangan ko siguro mas mahalin pa ang aking asawa o mga anak. Maraming mga bagay ng paghahanda ang pinatawag sa akin, mga minamahal, para lalo tayong maging handa sa mga silid na kanyang hinanda para sa akin. Tayo ba ay naghahanda? Abala po ba tayo? O mas abala tayo ipaghanda natin ang kamunduhan ng buhay na ating pinamunuhayan? Mas pinaghahandaan ba natin ang mga material na tagumpay na ating inaasam? O nag-uukul tayo ng panahon ng paghahanda sa atin? Tandaan natin, ang paghahanda ay mahalaga. Kaya nga, isa pang punto na kinakailangan natin tignan, sabi doon, pagiging tapat sa mga gawain sa kasalukuyan ang pinakamahinang ng paghahanda. Pagiging tapat, being faithful. Ano man ang ginagawa natin, kung ikaw ay estudyante, maging mabuti kang estudyante. Kung ikaw ay bata, maging mabuti kang anak, maging masunurin kang anak, paghandaan mo sa kasalukuyan. Kung ikaw ay magulang, maging isang kuwara ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay diakono o pare, maging mabuti tayong pastol. Kung ikaw ay, ano man ang ginagawa natin sa buhay, pagtunay na paghahanda ay sa kasulukuyan ang panahon ng ating mga taglay ng mga responsibilidad. At panguli, pagkakaroon ng pamamalasakit sa kapwa ay ang paghahanda ng kabutihan ng kapwa. Paghangad ng kabutihan ng kapwa. Hinahangad na natin ang kabutihan ng kapwa. O, minsan dahil ang akala natin ang Diyos ay Diyos ng pagiging ganti, ganun din tayo. Gusto nating bumawin. Inisip natin, ang tunay na justisya ay kinakailangan makaganti ako. Kailangan patayin yan dahil may ginawa siya masama. Ano nga ba ang tunay na justisya sa mata ng Diyos? Tayo ba na nagkasala? Kinilitiman ba niya tayo sa kamatayan? Binigyan ba niya tayo ng walang pagkawalaan ng pag-asa? O binigyan niya ng lahat ng tao? Mabuti man o kriminal, pag-asa pa lang. Ang tunay na pagkakaroon ng pamalasakit sa kapwa. Pagkakaroon ng pamahangad sa kanilang kapwa. Ang lahat ng ito ay mga tinatawag natin sangkap para sa ating paghahanda upang ang pagpapala ng ating sinabi sa una, sa umpisa, kung makakalim natin at makita natin ang pagpapala. Huwag po na tayo mag-atutili. Tumugon sa panawagan ng Panginoon sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan sa ating pananampalataya. Bigyan natin kaukulang panahon ng Panginoon Diyos. At gaya ng ating nakita sa Ebanghelyo ngayon, maging disipulo tayo, hindi lamang mga madla ng tao na sumakyat, sumama kay Jesus, pero hindi lumapit sa kanya. Ang mga lamang nila yung mga material, pagkain, pagkagali niya. Subalit, ang tunay na disipulo ay lalapit sa Diyos at sasabi, Panginoon, ano ang tunay mo, ang ayon sa akin. Makita ko sa akin. Yeah.